Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap talaga na makapunta dito sa bansang Canada o hindi lang sa Canada, sa iba't ibang parte ng mundo kung saan ma-exercise o mapapractice nila ang kanilang mga profesyon sa Pilipinas or skilled works na sinasabi natin, which is butchery. So marami sa ating mga kababayan ang naging successful at may mga bago tayong mga kababayan na nakarating sa bansang Canada, sa Ontario, sa Conestoga Meat Plant, and it is from Met Agency. So naging successful sila ng mga kababayan natin, nakakarating lang sa bansa ito. And I know that they are very proud and they are happy kasi yung katuparan ng kanilang mga pangarap ay abot kamay na. Kaya tunghayan natin kung sino-sino yung mga tinutukoy ko. Don't go away, I will be right back after this short introduction. Gusto mo ba ng videong makabuluan? Di ka nagkamali ng channel na pinuntahan. Lalo pang hinihintay, halika't simulan natin. Talakayan para sa bagong kaalaman. Mga tips and advice sa vlog ko, i-check mo. Kung iyon na gustuhan ni like and share mo sa mga kakilala kapatid na friends mo, para malaman na merong buhay dito sa Canada. Gets mo? Pero bago natin i-reveal yung mga kasama natin na kasalukuyang nakarating lang sa bansang ito, gusto ko munang magpasalamat sa inyo guys kasi ginawa niyong basis, ginawa niyong basihan yung maliit na YouTube channel ko na Dudes Miranda para sa mga pangarap niyo sa buhay. Maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa aking mga vlogs. I know na nakatulong ito sa inyo para maabot yung mga pangarap nyo. Kaya ngayon, nandito na kayo sa bansang Canada. Hopefully, magkita-kita tayo dito. And I'm very happy na na-achieve nyo yung dreams nyo in life na makatulong sa pamilya nyo, na mabago din naman yung takbo ng buhay nyo. Kagaya ng nangyari sa buhay ko. Kaya, I'm excited to see them. Here they are. No, shoutout kay Boss Dudes Miranda. Salamat sa mga payo at mga video mo na panood namin. Ako pala si Henry James Leong Librata from Dumaguete City, Negros Oriental. Salamat ako sa Diyos na may kapal sa opportunity na makapunta sa Canada. And also, nagpasalamat din po ako sa Make Agency, kanila Mama Ricard, kanila Ma'am Nubi, Ma'am Gay, and also kay Boss Adam Jones, salamat sir. Then also sa mga baguhang butcher, mga sir, patuloy nila yung mga pangarap mo natin. Kahit mahirap, patuloy lang tayo sa goal natin na makapunta sa gusto natin puntahan. So, dasal lang, para sa sarili. Asa ka, shout out kay Boss Dudes Miranda. Salamat sir sa mga payo mo, sa YouTube mo na pagdapunan namin ng kunting mong aral. Salamat, sir. Yeah. Thank you. Hello, guys. Shoutout mo na kay paring Dudes. By the way, I'm JV Mahinay. I came from Alabang Butin Lupa. So, tagalogin ko na lang para mas mabilis. So, nangarap lang din ako bilang butcher. Nagtyaga sa mga kumuha ng experience, then 3 years experience lang naman kailangan natin para makapag-abroad. Tapos tinaga ko lang yung mga requirements, kinumpleto ko lang. So gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon, sa una-una sa ating Panginoon, binigyan tayo ng malakas na pangangatawan at healthy. At pangalawa, sa aking magulang, sa aking mga relatives na tumulong sa akin, nagbigay din ng payo. At sa mga taong nag-asikaso at tumulong din sa mga requirements namin, especially sa agency namin, MIG International Manpower. Then kay Ma'am Maricar, na nag-guide sa mga requirements, ng mga kailangan. At sa immigration, nag-asigaso ng aming visa,
Ma'am Gail, Ma'am Nobby, and especially sa founder na Adam Jones Consultant. Si Sir Adam, shout out sir. Thank you very much. And then sa mga tropa, ng mga payo na binigay niyo sa amin, kaya kami nandito. Nagpursigi lang kami para sa pangarap at para sa mga pamilya namin. So payo ko lang sa mga bagong butcher katulad namin, mga gusto nang mga butcher na nangarap na gusto mag-abroad, munta sa Canada. So guys, payo ko lang, tiyagain nyo lang, kumpletuhin yung mga requirements nyo. IELTS, importante talaga. IELTS, review lang guys. Kung nag-apply kayo dati at hindi kayo na-select, tuloy nyo lang guys, maraming mga agency na pwede nyo applyan. So, chat lang kayo or ano, kuha lang kayo ng information para kung may tulong kami, sabing tutulungan namin kayo. So, thank you very much. Yun lang, shout out kay Boss Dude. Hello, I'm Glendon Viana from Cagayan de Oro, Mindanao. Ang payo ko sa pagawang butcher, kumuha ko ng in-situ slaughtering. At saka mag-experience kayo sa Monterrey o kahit anong meat na wheat market. 3 years experience. Shoutout ko pala yung mga kaibigan ko dyan sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Shoutout to Michael Ferrocio, Bongchoy Sagrado, Kikid, John Wick Manusa, Daniel Leguarta, Jesus Leguarta, lahat ng butcher dyan sa Cagayan de Oro. Yeah, kumuha lang talaga yung experience sa 3 years sa makarating kayo dito rin sa Canada. At nagpasalamat ako sa Panginoon sa itaas sa nakapunta ko dito sa Canada. Kagaya ko, high school graduate na ako, pero kaya talaga, laban lang. At nagpasalamat ko sa pamilya ko, papa ko, mga kapatid ko, especially na misis ko na mabait sa mga anak ko, Grace, Ivan, Jadon, na nabalag si Papa rito para sa inyo itong pagpunta ko rito sa mga auntie, uncle ko, sa mga igagaw, mga cousins ko, yung tumulong sa akin na mga masuporta sa akin ang mga pang requirements ko. Kaya nyo yan, dalawang tingin ako nag-IELTS eh. Laban lang. At saka maraming salamat sa MEG Agency. At saka kay Ma'am Maricar, Ma'am Gail, Ma'am Nobby, at sa Adam Jones Immigration. Maraming salamat po. God bless all. Thank you. Shout out sa anak ko, si Pulin, Tabi Bebe, sa awa ko. Salamat. First of all, pasalamat ka rin sa Diyos sa pag-asa na nagbigay na sa amin, sa mga butcher, and also sa MEG. Yes, they made it. It's a dream come true talaga sa inyo guys. I'm happy kasi na-achieve nyo yung pangarap nyo sa buhay. I'm happy kasi kagaya nyo na rin ako dito. Kagaya na tayo dito na magsisikap talaga para sa future na mangyayari sa buhay natin at sa pamilya natin at sa mga taong gusto nating tulungan sa hinaharap. Alam nyo, yung pagdating nyo dito, it's actually a stepping stone para makuha nyo talaga yung gusto nyo. Pero kailangan nyo tatagan yung loob nyo sa mga possible na mangyayari sa inyo. Yung homesick, yung pakikitungo nyo sa mga kasama nyo, yung pag-adapt at saka accept nyo sa realidad ng trabaho, yun yung pinaka-importante. Above all, kailangan nyo magdasal always na makayanan nyo anumang mga pagsubok na dumating sa buhay nyo. Kasi first, ano nilang ito eh. Kumbaga, ito yung stepping stone nyo. Ito yung way nyo
para talaga makita kung talagang kakayanin mo. Kasi ang dami-dami naman natin mga Pilipino na kinaya talaga yung mga challenges. We call it challenges sa buhay. And I know you can. Kasi nakuha nyo nga makarating dito. So, eto na yung way para i-prove nyo sa sarili nyo na kaya ng iba, kakayanin nyo rin. Kaya, thank you so much for being part of my channel. Thank you so much kasi na-inspire ko kayo. And then ngayon, nandito na kayo. It's your turn to inspire people sa Pilipinas, sa mga kababayan natin nangangarap na pumunta dito, na sana ituloy nila yung mga pangarap natin. Kagaya ng mga pangarap na nakuha natin, makukuha din nila yung mga pangarap nila sa buhay. Kaya sana naging ehemplo kayo at maging salamat sa pag-inspire nyo sa ating mga kapwa Pilipino na sa Pilipinas. So sa inyo guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana na-inspire kayo sa vlog natin today. And have a great day everyone. Paalam! Like